215 male or female workers papunta dito sa Canada. No placement fee. What is up, guys? Good morning and welcome back sa ating channel. And for today's video, mag-share naman tayo kung nakita niyo naman sa ating thumbnail. Wow. Mag-share naman tayo ng panibagong job opportunity para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada. Isa itong legit agency na hindi nang hihingi ng kahit anong placement fee. So guys, wow, kung interested ka sa video natin, guys, keep watching and tapusin mo to hanggang dulo. At sa mga bagong subscriber natin na nag-subscribe sa ating channel, nung napanood nila yung isang video na sinare natin tungkol din sa job opportunity dito sa Canada, yun naman is yung mga sa chicken catcher. At kung hindi nyo pa napapanood yung, guys, at kung bago nyo lang ako nakita dito sa YouTube, ito yung video na ginawa natin na yun. Yan yung chicken catcher naman. Nagpo-provide sila ng LMIA para sa mga workers na gusto magtrabaho papunta dito sa Canada. And nandito na sa Canada, guys. Ilalagay ko yung link sa description para mapanood nyo din yung video na yan. And guys, umpisa natin yung video natin ngayon na sa magandang araw na to. Today is September 3 dito sa Canada and September 4 possibly dyan sa Pilipinas and then sa Taiwan o kung saan man panig ng mundo na saan kayo. Guys, kung napapanood nyo itong video na to, mag-share tayo dito ng job opportunities na nag-hire sila ng 215 male or female workers papunta dito sa Canada, specifically sa lugar ng Newfoundland, Canada. At ang trabaho nga pala na to, guys, is sa isang seafood plant factory. Kaya ko nalaman tong job opportunity na to, guys, is kasi may kaibigan tayo na nakapagtrabaho na din, hire na din sa agency na yon. Yun din yung ginamit niyang agency para makapunta dito sa Canada. And then, meron din tayong subscriber na nagsabi sa atin na nag-hire na nga sila noon before ng 200 employees bago pa sila mag-hire ngayon ng 215 employees sa mga seafood plant. Bago natin ito simulan, pinag-iingat ko lang kayo sa mga scammers na nagsasamantala sa mga kababayan natin na gusto magpunta dito sa Canada na nang niningil ng malalaking halaga para makapunta lang dito sa Canada, guys. So ingat-ingatan po natin yan. And itong i-share ko sa inyo is na-search ko naman na legit talaga at DNW credited talaga tong agency na to at wala talagang placement pinahihingin sa inyo para makapunta dito sa Canada, guys. So balik tayo sa pinag-uusapan natin, guys, ang agency na pwede nyo nga pala yan, guys. Ang pangalan ng agency natin na pwede nyo puntahan is Joblane International Manpower Services, guys. At sa mga magtatanong kung saan ba located ang manpower agency na to, guys, ito yung pinaka-address nila. To be specific, guys, sa Ermita, Manila, guys. Mostly, mga lahat ng mga agency nagkalad dyan sa Ermita. Kaya, guys, marami din dyan mga camera o mga fixer o mga ano, guys. Kaya mag-iingat-ingat tayo, guys. Direct lang tayo dun mismo sa Joblane International Manpower Agency, guys, para makasigurado tayo na hindi scammer yung papapasukan natin, guys. Pag-usapan naman natin dito yung mga qualification kung ano bang hinahanap nila para makapag-hire ng mga seafood plant laborer. So, first qualification nila, guys, ito. Ang unang nila qualification is dapat nagtatrabaho ka as must have worked currently as a factory worker in a fish factory or any food related factories, guys. So ito yung ano, yung mga nagtatrabaho sa mga fish plant, sa mga lobster plant o mga food factory. Ngayon, guys, kung gusto niyo magka-idea kung ano ba yung mga trabaho ng mga seafood plant laborer dito sa Canada, guys, nag-share tayo experiences natin kasi kung hindi niyo po matatanong, ako po yung nagtatrabaho sa isang fish plant company or lobster plant company. Nag-share na tayo ng video niyan. Nag-share na din ako ng trabaho ng lalaki at saka ng babae, guys, para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pwede niyong trabahuhin kapag nag-apply kayo sa job opportunity na to, guys. So ito yung video na yun, guys. Ito yung panglalaki at ito yung pangbabae. Yan yung trabaho ng girlfriend ko na nandito na din sa Canada, guys. So check nyo yan, guys, video na yan. And then pause muna tong video, check nyo yung video na yun para magkaroon kayo ng idea kung pwede ba sa inyo o kung kaya nyo ba yung trabaho na fish plant laborer o seafood plant laborer dito sa Canada, guys. Ang sa pang qualification nila, guys, at least meron kayong 3 years work experience sa factory worker. Kung may experience kayo sa cleaning services is advantage. And kung marunong din kayo mag-forklift is an advantage din sa kanila, guys. At ito pa yung ibang mga qualification na pwede nyo nung basahin, guys, para makita nyo kung sa tingin nyo ba is qualified kayo sa trabaho na to. Pero para sa akin, kung naghahanap talaga ako ng trabaho at gusto ko talaga makapunta sa Canada, susubukan ko kahit wala akong experience. Like for example, ako, kasi is wala akong experience, nagpasa lang talaga ako, try ko, sinubukan ko, and then nandito na ako ngayon, di ba, guys? Malay nyo, sa point na nagpasa kayo, guys, wala talaga sila makuha na workers, and then
atin. At least malapit yung pinagtrabahuhan mo o kayang-kaya mo naman o talagang porsigido ka makuha yung trabaho na yun, guys. Pasahan nyo lang ng resume itong ano, yung company. Makikita naman nila yan and then babasahin naman nila yan. And then kung wala talaga sila makita, edi malay mo, mapasok ka dun sa next, diba? Sayang naman, 250 na kailangan nila. So, possible, merong posible pa rin na makuha kayo dyan, guys. Kaya try and try lang. Ang agency na to, guys, yung Jobline International is nag-open Monday to Friday, 8 a.m. And then, pwede din kayo magpasa ng mga curriculum vitae nyo or resume nyo, guys. Dito sa email address nila, guys. Ito, post din natin dito ang email address nila. And then, lahat ng details, guys, ilalagay ko sa description box below para lahat na nandun ng mga detalye para makapag-apply na kayo dito sa job opportunity na to, guys. Ito, malinaw na malinaw sa pinost nila, guys, noong September 1 is 4-manpower pooling, beware of illegal recruiters, and no placement fee. Kaya napakalaking tipid nyo yan, guys, kasi nung time ko, guys, ako ay nagbayad pa ng consultant para makapunta dito sa Canada. Is nagbayad ako ng almost 100,000 para makapunta dito sa Canada, guys. So ito, guys, walang placement fee, kaya i-grab nyo na yung opportunity, pasahan nyo na ng resume and then mag-apply na kayo papunta dito sa Canada. And disclaimer lang, guys, hindi tayo part ng agency na to, guys. Nag-share lang tayo nitong video na to kasi ganito yung mga content natin, is nag-share tayo ng mga job opportunities para sa mga kababayan natin na gusto magpunta dito sa Canada and makapagtrabaho dito sa Canada. So ito nga, nakita kong isang job posting, kaya ginawan lang natin ng content, syempre views na rin, and then para sa mga kababayan natin na nag-like and nag-subscribe sa ating channel para meron din silang idea, baka hindi nila alam tong job opportunities na to, and yun, nabigyan natin sila ng idea, and I hope na makapunta na dito sila sa Canada soon. And may nagtanong sa ating isang subscriber natin dito sa channel natin, kung sulit ba yung 4 to 6 months na seasonal employment dito sa Canada, guys. Share ko lang yung experience ko sa inyo, guys. Yung pumasok ako dito sa Canada is ganyan lang din ang kontrata ko. 6 months lang din, guys, kasi seasonal worker lang ako pumasok dito. And so far sa ngayon, guys, ang hawak ko ng work permit is 2 years work permit na, guys, and applying for permanent residency na. And thank you, Lord, for that. And then, yeah, guys, pwede nyo i-grab yung opportunity nito as a pathway para makapunta kayo dito sa Canada, as a stepping stone para makapagsimula na kayo, guys, nung dream nyo papunta dito sa Canada, guys. And then, ayun nga, kung sulit ba yung 4 to 6 months, sabi ko naman sa sarili ko, yes. And then, meron din yung risk. Bakit? Kasi, just in case na matapos yung kontrata mo at hindi ka na-renew ni company, pwede ka mapauwi sa Pilipinas, yan yung katotohanan. Pero, sa sayo naman yan, guys, kung gusto mo pa mag-stay sa Canada, hanap ng paraan para makapag-stay ka pa sa Canada and makahanap ka pa ng trabaho na pwedeng, or company na pwedeng yung pag-applyan dito sa Canada. Ang tanong ng ating subscriber is kung pwede ba siya mag-apply ng iba pang job pagkatapos ng kontrata niya, o habang nasa kontrata pa siya dito sa nakapag-employ sa kanya sa Canada, is pa pwede naman, guys. Kasi gaya nga na sabi ko, is seasonal work lang yung trabaho mo, and kung sinabi nga ng company mo na hindi na nila kaya kayong pasagahurin o tatapusin na yung kontrata mo ngayon, is pwede naman kayong mag-apply ng ibang trabaho dito sa Canada. Gaya nga na sabi ko, hanap-hanap lang po tayo ng trabaho dito sa Job Bank, sa Indeed, at sa mga Filipino community. Tanong-tanong kayo kung nagpo-provide ng LMIA, kung may nagahanap ng work, kahit anong experience na o kahit anong job na ispasukin nyo, as long as magkaroon pa rin kayo ng status dito sa Canada. Ang importante kasi dyan, guys, is hindi mawawalan kayo ng status pag nandito kayo sa Canada, guys. Kaya dyan sa tanong mo na subscriber natin, I hope nasagot natin at tulungan ko yung masagot yung katanungan mo, guys. Kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob, kasi ang pag-abroad ay hindi madaling bagay o madaling decision para sa tao na nagsisimula pa lang at bumubuo ng pangarap sa ibang bansa. And dapat talaga pag nag-abroad ka, dapat disidido ka and alam mo kung ano yung goal mo. Kahit na 6 months lang yan, 3 months lang yan, ano ba yung pinaka-goal mo? Bakit ka nagpunta sa bansang to? And dun ka mag-focus and dun ka mag-i-start para makamit mo yung tagumpay and then yung ginhawa na mabibigay mo sa family mo after na makapag-apply ka dito sa Canada. And para din sa sarili mo, sa future mo, and sa future ng mga anak mo. Ayun lang, guys, and I hope this video help you guys to get this job, and kung makapasok kayo sa trabaho na to, and congrats sa kagad, and I hope to see you guys soon. Have a good one.